at mga kamani magnet, nandito na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. Simpleng pampaswerte pero nakapagbibigay ng sigla ng buhay. Dahil sa pamamagitan ng asin, isang bawang o isang butid ng bawang at cloves, maaari mo nang mapagtagumpayan ang hamon ng iyong buhay. Alam ko naman na marami sa atin ang sumusuko na dahil sa dami ng problema ang pinagdadaanan. Pero katulad ng palagi kong sinasabi, ang problema ay maaaring malusulusyonan at maaaring matapos din. Kung kaya't ikaw, huwag ka na magdrama. Dahil kapag ikaw ay nagmukmuk sa isang tabi, ang problema ay magiging problema pa rin. Hindi mo yan mawawakasan. Kaya't instead na magmukmuk at umiyak, mag-isip ng solusyon. At syempre, para sa ganun, mabawasan ang kahit papano ang mga problemang daladala natin, gawin natin ang isang ritual na katulad nito. Ang ritual na gagawin natin ngayon ay pangpag-aang ng buhay, pangkapit ng pera, pangtanggal ng negatibong enerhiya, pangtanggal ng balis, scam, at mga chismosang kapitbahay. Higit sa lahat, maaari din itong tanggalin ang lahat ng negatibong enerhiya na nakakaapekto sa pag-unlad at tagumpay natin. Maaari din itong kontrahin ang mga poison arrow na tiyak na pumapasok sa ating tahanan at nagdadala ng kamalasan. Itong bagay na to ay ilalagay natin sa pintuan. Madalas kasi, sa pintuan pumapasok ang positibong enerhiya. Kaya dapat itong makapasok at kontrahin ang mga negatibong enerhiya. Kaya't ang gagawin nating ritual ay maaari nating ilagay sa ating pintuan. Sa paggawa ng ritual na to, mas mainam kung gagawin natin to ng Tuesday o di naman kaya ay Friday. Sa kahit anong ritual kasi, mainam na gumagawa ng ritual ng Tuesday o Friday. Mas mainam din kung gagawa tayo ng ritual sa umaga, kung saan nasisikatan ng araw ang ritual na ginagawa natin. Habang nasisikata kasi ng araw, mas lalo itong nagiging mabisa. Mas mainam din kung ang ritual na ginagawa natin ay may asin. Ang asin kasi ay pangtaboy ng kamalasan. Samahan pa natin ang isang butil ng bawang na ipapatong natin sa gitna ng asin. Ang butil naman kasi ng bawang ay pangtanggal ng mga espiritong ligaw. Minsan hindi natin namamalayan na ang bigat ng ating tahanan, yung pala maraming espiritong ligaw na nakapiligid sa iyong bahay. Ang mga espiritong ligaw na yan ay maaaring kontrahin ang anumang daloy ng positibong enerhiya. Maaari din itong magdulot ng kamalasan. Lalo na kung ang espiritong ligaw na yan ay masama, hindi ito makakabuti sa iyong tahanan. Kaya't mas mainam na meron ka nito para tanggalin at makapagdaloy naman sa iyong tahanan ang magandang buhay. At syempre, katulad ng aking sinasabi, makakabili kayo ng cloves sa Lazada. Mura lang naman itong cloves na ito. Sa napakamurang halaga, makakaroon na kayo nito. At pwede na natin gamitin sa ritual. Para saan ba ang cloves? Ang cloves kasi ay maganda rin yan, pangontra malas. Okay? Pangontra malas, kakabit naman ito ay swerte. At kapag naman naamoy mo ang cloves, kapag meron ka po nitong cloves at naamoy mo po ito, sinisigurado ko po sa iyo na magiging positibo yung pakiramdam mo. Hindi lang yung pakiramdam mo, kundi pakiramdam ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya nga kung ilalagay natin to sa baso na to at ilalagay natin sa pintuan, pagpasok pa lang sa bahay mo ng mga tao, ay maganda na ang enerhiya nila. Positibo na agad. Ipapatong lang po natin sa asin yung cloves. At kapag positibo na ang enerhiya ng mga taong nakatira sa bahay mo, makapagdudulot po ito ng magandang bagay. Yan po. Okay, ibabaw lang po natin yung cloves. Yan. Yan po. So, paglalagay po ng materials o mga ritual, mas mainam po gamitin natin ay kanan. Positive po kasi ay kanan. Pag negative po ang kaliwa. Ako, mas mainam na gamitin ang kanan. Ayan po. Ayan. So, meron na tayong isang pampaswerteng ritual. Saan naman po natin to ilalagay? Pero bago natin alamin kung saan ilalagay,
Tulad ng palagi at paulit-ulit kong sinasabi, sa bawat ritual, dapat po ay dasalan. Ano po yung idadasal natin? Dasalan po natin ang isang ama namin at isang sumasampalataya. Tapos pagtapos po natin gawin, ang ritual na yan ay pakatitigan po natin. Habang tinititigan po natin, sambitin po natin ang lahat ng ating mga kahilingan. Kapag nasambit mo na po ang lahat ng iyong kahilingan, isipin niyo po na ito ay nangyayari at nagaganap sa buhay mo. Makapangyarihan po kasi yung isipan natin. Kung ano yung bagay na iniisip mo, yun po yung magaganap at mangyayari. Kaya huwag niyo pong pasukan yung isipan mo ng negatibong enerhiya. Kapag po kasi pinasukan niyo ang yung buhay ng mga negatibong enerhiya, maaari po ito makapagdulot ng kamalasan sa buhay niyo. Kaya para maiwasan po ang kamalasan, huwag po kayong mag-iisip ng negative. Pagkatapos po itong ginawa po nating ritual ay maaari po nating ilagay sa harapang pintuan, sa entrance door. Bakit po kailangan sa entrance door? Katulad ng aking sinasabi, sa entrance door po kasi napakaraming pumapasok na negatibong enerhiya. Kung ang mga negatibong enerhiya na yan ay agara nating makokontrol sa pagpasok sa ating tahanan, maaari po nitong makontrol ang kamalasan at ang papasok lamang sa buhay natin ay kaswertihan. Dahil sa entrance door, maraming kalat, poison arrow. Pag sinabi po natin poison arrow, yan po yung mga pintuang direktang nakatapat sa isa pang pintuan. Malalaking puno na nakatapat sa pintuan mo. Nagdudulot po yan ng kamalasan. Ngunit kung meron ka po nito sa iyong pintuan, ay maiiwasan po natin ang pagdaloy ng mga negatibong enerhiya. Maiiwasan po natin ang pagpasok ng mga negatibong enerhiya sa iyong tahanan. At kapag naiwasan at na-control po natin ang daloy ng negatibong enerhiya, magiging maganda po ang pasok ng kaperahan sa iyong buhay. At kapag maganda ang pasok ng kaperahan sa iyong buhay, marami kang posibilidad at blessing na makakamtan. Kung kaya't mas mainam kung meron ka nito sa labas ng iyong bahay at sa harapang pintuan para ang tagumpay ay iyong makamtan. At yan nga mga kamanimang, ito po pa ating ritual natin sa araw na to. Tandaan lamang na ang bagay na to ay magsisilbing gabay lamang, manatili pa rin tayong nananalangin, kumikilos, para nang sa ganun, magkaroon tayo ng tagumpay. Alalahanin niyo po yung paulit-ulit kong sinasabi na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Magpatuloy ka sa iyong pagsisikap para kaawaan ka ng Diyos na may kapal. Maraming salamat mga ka-money magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ay mag-subscribe, i-like, at share ang video ito. Thank you very much!